Mga host dinipin sa isang pagsaligan sa Twilight Bay ng matapos kung dinailang... Sa mundong nakakapagod, ito lang ang nakikita kong solusyon. Itlog! Itlog na naman! Saan ka na naman galing pag-gabi? Alam mo naman may trabaho yung tao ah. Sinungaling! Trabaho? Sabi ng kumpare mo pinaalis ka na raw dahil nilalantay mo yung asawa ng amo mo! Yan! Yan ka na naman! Alam mo naman kagabi, galing ang trabaho! Sinungaling! Sino yan? Akin na! Akin na! Nay! Nay! Bitawan mo ako! Saan ka pupunta? Di ba sinabi mo sa'yo tumigil ka na sa pag-aaral? Buntis ako! Wala pang trabaho yung tatay mo! Hindi ka na namin kaya pag-aralin! Sino yan?
Tawarin mo ako kung naisipan kong gawin ang bagay na yun. Minahal mo pala ako higit pa sa aking nakakala. Makapagsubok ay malalagpasan ko dahil kasama pala kita. Sa'yo ko lang pala matatagpuan ang tunay na pag-asa. Hindi mahirap ang buhay. Malupit ang buhay. Puno ng sakit at kirot. Maraming pagsubok na tila ba walang katapusang paghihirap. Sa bawat pagluha, sa gitna ng kadiliman, hindi man madali ngunit may nakikinig. Parating nandyan at kailanman ay hindi ka pinabayaan. Kung dumating ka man sa puntong damang-dama mo na ang pagod at sukong-suko ka na sa buhay, isipin mo lamang ang pangako ng Diyos sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at labis na nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lumapit ka lamang kapatid at magpahinga sa kanyang presensya. Pag-ibig niya ay tapat at kailanman ay hindi nagkulang. Ang tunay na pag-asa ay kay Jesus lamang matatag.